Magandang umaga mga Igan, narito mga dapat yung malaman para laging una ka sa balita. Arestado ang isang hininalang drug pusher, dalawang iba pa sa buy-bust operation sa Quezon City. Halos 700,000 pisong halaga ng droga ang nasabat. May unang balita si James Agustin. Tatlong arestado sa kinasang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Katipunan, Quezon City. Target na operasyon ng tulak umanong si Amor Furaganan at mga kasabwat na sina Ronald Pedrito at Karmjit Singh Parmar. Si Furaganan ay tinuturing na high-value target ng QCPD. Pangatlong beses na niyang makukulong dahil sa droga. Since na pangatlo na nga niya ito, so alam na niya yung mga kanyang mga parokyano. At ang kaniyang mga sinusuplayan ay malalaking area na rin. Hindi lang naman siya sa Quezon City nag-cooperate. Meron pang area somewhere in Caloocan. Nakuha sa mga sospek ang nasa 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Si Furaganan itinangging tulak siya. Hindi po totoo yun. May nakuha ba sa inyong droga? Wala po. Ang dalawa pang sospek tinanong din namin kung may kinalaman sa transaksyon. Wala po akong masasabi ngayon yun, sir. Na-comment lang po kami yun. Sa orte na lang po kami magsasalita. Maharap ang tatlo sa reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Nagpaliwanag si Finance Secretary Benjamin Jokno sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa inflation rate nitong Hunyo. 6.1? I think that I will have to disagree with that number. We are not that high. Ayon kay Jokno, misunderstood lang ang Pangulo. Paliwanag niya ang full year average ang nasa isip ng Pangulo nang hindi siya sumang-ayon sa 6.1%. Ang pagtaas ng inflation ay bunsod ng mabilis na price adjustment sa ilang produkto at serbisyo gaya ng kuryente, petrolyo at ilang pagkain. The President's disbelief at the 6.1% June 2022 inflation rate figure was misunderstood. He was referring to it as a full year figure when in fact the year to date, meaning January to June, average inflation rate is actually 4.4%. Samantala, nag-courtesy call naman po sa Malacanang, itong si Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi kay Pangulong Marcos at sa iba pang matataas na opisyal ng bansa. Sila po ay nagpulong nga dyan sa Malacanang at sinabi po ng Pangulo na tinalakay nila ang tungkol sa agrikultura, infrastruktura, enerhiya at ang pagpapanatili ng matatag na ugnayan ng Pilipinas at ng China. Nag-courtesy call din si Wang kay Vice President Sara Duterte sa Makati City. Nagkaroon po sila ng closed-door meeting na umabot ng kalahating oras. Nakasama rin ni Wang sa isang pulong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Hindi malinaw kung napag-usapan nila ang panibagong diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. China has been a good friend and close partner of the Philippines in our recovery efforts. And we have stood shoulder to shoulder in times of great difficulty. We highly appreciate President Marcos' recent commitment to pursuing friendly policy toward China, and he hopes to further deepen and build even stronger relationship with China. Working together, we can surely open up a new golden era for the bilateral relationship. Samantala, pinapa-refund ng ERC o ng Energy Regulatory Commission sa Meralco ang kanilang nasobrahang pagsisingil sa kanilang mga customer na umabot po ng 21 billion pesos. At ito ho ay 48 centavos per kilowatt hour ang ibabawas sa bill ng mga residential customer kada buwan. Inaasahang magsisimula po yan ngayong Hulyo. Ito na ang ika-apat na refund na iniutos ng ERC mula January 2021. Kaya sa kabuuan, halos 2 piso kada kilowatt hour na ang ibabalik ng Meralco sa mga customer hanggang 2023. Kinumpirma naman ng Meralco na nakuha nila ang utos ng ERC at susunod daw sila rito.
ma-offset na raw ng refund ang nakatakdang pagtataas na generation charge. Samantala, naririto pa rin po tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue at katulad po ng nabanggit ko nga kanina, ay makakasama po natin si Police Brigadier General Romel Marbil, ang direktor ng Highway Patrol Group, para i-discuss po natin ano, ang tungkol pa rin sa mga nagkalat na mga pasaway. Magandang umaga po sa inyo, General Marbil. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, una-una sa lahat, General, ito, nakikita po natin na patuloy ang isinasagawa niyong operasyon laban po doon sa mga gumagamit ng wangwang at iba pa po mga emergency device. Opa. Bakit po? Meron po ba kayong naitatala na pagtaas o is this a regular thing that you do? Ma'am, ang talagang ginagawa po natin talaga ang regular po ito, talaga yung pina-implement po natin yung Presidential Decree 96 and Republic Act 4136, yung paggamit po ng blinkers and sirens, yun po yung talagang pinag-aano po natin. Oo. Pero sa ngayon ba, kasalukuyan, meron po tayong nahuhuli na mas madalas? Actually, ma'am, ang ngayon po talaga hindi lang po rampant yan. Meron pa isa-isa o dalawa sa isang araw na nahuhuli po natin na gumagamit niyan. Pero yan po ay hindi pa rin excuse, ano? Kailangan natin i-educate na bawal po ito. Lalo na kung hindi ka kabilang doon po sa limang pinakamatataas na pwesto at ilan pang government services. Tama po, ma'am. Ang nangyayari po kasi, kagaya niya, no? Ang mga iba kasi gumagamit silang blinkers and sirens just to make way na para makaiwas po ng traffic. Ayun, ako napakasamang ugali noon kasi ibig sabihin nangloloko sila para lamang mauna sa traffic. Lahat po naman ay natatraffic, eh, di ba? Tama po. So, okay, ano ho ang ating mga parusa? Kanina ho may nakita tayo na nahuli ng HPG. Pero ito ho ay in-impound because may iba pa siyang mga violations bukod po sa paggamit po ng blinker. Ma'am, kanina po, nahuli po ng ano natin, ng NCR po natin, no? Yung Highway Patrol po na pinamumunuan ni Colonel Mendoza, nakita po natin isang sakyan na may blinker. Mm-mm. Paglapit po ng isang sakyan na yon, nakita po natin na wala siyang plate number. Okay. Then when inspected by Colonel Mendoza, nakita niya na yung hindi po registered for 2017 pa. Okay. Then isa pang mali pa doon, meron pang problema doon sa ORNCR, pang sabi niya, spurious document. So what we did right now is we asked the vehicle to go to Kamkame, nakasama po yung Highway Patrol natin, for impoundable offenses po. Kasi pagka ganito po, hindi natin of course sinasabi na criminal, ano, yung nahuli kanina. Pero most likely, kapag may mga ganyang violation na napakarami, ito ho ay baka mayroong record na sa inyo. Actually ma'am, ang nangyayari po, yung mga sasakyan po niyan, yung tinatawag po natin mga talon. Nabibili, mga rent sanda, mga talon po, nabibili nilang na wala po mga dokumento. Okay, yung po yung nagiging problema. Marami ho ang nare-report niyan, ano, at least sa mainstream media, na nagkakaroon po ng mga biktima niyan. Opo. Yan po ba ay isa rin sa mga nakikita ninyong matinding problema ngayon? Opo ma'am, ang carnapping po, ang bumababa na po. Ang pinakamalaki natin problema ngayon, yung mga naluloko na mga tao na pinarerentahan nila na hindi nila kilala at nawawala po yung sakyan. Oo. Ano po ang panawagan ninyo? Siguro maganda, no? Unang-una, huwag natin syempre i-announce ano, kung saan ho kayo manghuhuli dito. Opa. Sa mga blinkers. Ano? Pero mag-iikot po ang HPG. Opa. At syempre, ito kabilang doon sa mga mahuhuli, hindi lamang ho yung mga may blinkers, may mga sirens, mga ganyan. Ano? Bagkos yung ano pa rin po, yung inipong patuloy na enforcement doon po sa mga nangloloko na ito na sabi nyo nga talon. Opo. Talon, ano? So, paalala lang po muli, mensahin nyo po para po doon sa ating mga kapuso na nabibiktima o huwag naman sana mabiktima pa in the future itong talon. Sa mga viewers po natin, no, number one, no, pinagbabawal po natin ang paggamit ng mga blinkers and sirens. Mahuhuli po kayo, hindi po kayo makakataka sa batas. Napakarami po natin with the strict implementation po ng Highway Patrol. Balang araw, hindi nyo na mararamdaman nyo po ang batas. Ano ho ang parusa para alam lang din nila? Kunyari, okay, isahin natin na yung blinker, yung mga wangwang, di ba pong emergency device. Pag nahuli sila, ano ho ang kaparusahan yan? Ma'am, dalawa po yung kaparusahan yan. No? PD-96 is una, confiscation. At second, pag nahuli namin kayo ulit, pwede po namin, kakasuhan po namin kayo ng criminal offense and 6 months imprisonment. The other one is 4136, it's that's 5,000 po.
for every offense po. Ayan, mga kapuso, thank you so very much, General Malbil ng Highway Patrol Group para po sa impormasyon na yan. Oh, thank you po, ma'am. At mga kapuso, ingat po tayo, huwag na po tayo maging pasaway pa para hindi na mahuli ng HPG ang ating po mga sasakyan. Ano? Balik po na sa inyo dyan sa studio. Day 4 na ng voter registration ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. Madaling araw pa lang kanina, may mga pumila na. Mula sa Maynila, may unang balita live si Darlene Tai. Darlene! Susan, good morning. Dalawang oras pa bago yung pagbubukas ng local COMELEC office dito sa Arroceros, Maynila. Pero napakahaba na ng pila ng mga magpaparehistro dito. Alas 3 pa lang ng madaling araw, may nagsimula ng pumila rito. At yung iba sa kanila, bumalik na lang dahil inaabutan ng cut-off noong mga nakaraang araw. Ganito na kahaba ang pila sa labas ng local COMELEC office dito sa Maynila, alas 4 pa lang ng madaling araw kanina. Ang 17 taong gulang na si Danny, ikalawang beses nang bumalik dito. Kasi po kahapon, kahit 5 a.m. na po, nabutan pa rin po kami ng cut-off. So nag-decide po kami na 3 a.m. para po wala pong pilang mahaba. Bilang first-time registrant, hindi na raw siya makapaghintay na makaboto para sa mga uupo sa sangguniang kabataan ng kanilang barangay. Masaya po kasi po parang na-exercise po yung rights namin na bumoto. Parang na-experience na rin po namin kasi sa school na bumoto. So parang i-apply lang po namin in real life. First-time registrant din si Megan na taga Baseco. Hindi raw kasi siya nakapagparehistro noong mga nakaraang eleksyon dahil abala sa trabaho. Siyempre importante yung bilang tao. Kailangan nating maging bilang ba, bilang. Ang 21 years old naman na si RJ, gustong-gusto na rin daw makaboto kaya maaga siyang magpaparehistro. Alas 2 pa nga lang po gising na kami. Kasi para mauna kami dito . Excited din po. Kasi makaboto na rin ako sa tagal ng panahon. Hanggang July 23 ang voter registration. Kailangan lang magdala ng valid ID at kung kaya, iprint na rin ang form na makukuha sa official website ng COMELEC. Bukod sa first-time registrants, tumatanggap din ang COMELEC ng transfer at reactivation of registration. Susan, katulad ng nakikita nyo, talaga pong napakahaba na ng pila dito sa tapat ng COMELEC office sa Arroceros. Sa sobrang haba ng pila, lumiko na yan doon sa kasunod na kalsada, yung A. Villegas Street. Halo-halo na po yan. May mga first-time registrants, merong mga nagpapa-transfer at merong mga nagre-reactivate ng kanilang voter registration. Ang kwento sa atin ng mga ibang nakapila dito na bumalik lang mula noong ibang araw, pagkabukas naman daw ng COMELEC office, binibigyan agad sila ng numero, nalalaman agad nila kung makakaabot sila doon sa cut-off. Kaya hindi naman sila naghihintay ng matagal. Paalala po sa mga kapuso natin, hanggang July 23 yung voter registration. Mondays to Saturdays, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay. Buong puso para sa Pilipino. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang isamang first booster shot sa batayan para masabing fully vaccinated ang isang individual laban sa COVID-19. Sinabi niya yan sa punong kasama mga opisyal ng Department of Health, Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases at PhilHealth. Layon doon itong maitaas ang antas ng proteksyon laban sa COVID-19. Sa kasalukuyan, dalawang primary dose lang ang kailangan para masabing fully vaccinated laban sa COVID ng isang individual. Muling itinalaga si Jose Manuel Romualdez bilang ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Si Romualdez, na veterano sa diplomatic relations, ay nagsilbi ring ambassador to the United States sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kilala si Romualdez bilang nanguna sa matagumpay na negosasyon para maibalik sa Pilipinas ang Balangiga Belts noong 2018. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga puso, patuloy nang umiiral ang intertropical convergence zone sa malaking bahagi ng bansa. Ayon po sa PAGASA, apektado ng ITZZ ang Southern Luzon, ang buong Visayas at maging dyan sa Mindanao. Yung ITZZ, mga kapuso, pagsasanim o convergence ng hangin yan. Kaya pag nag-converge ang hangin, magdadala ng mga kaulapan at dyan ang gagaling yung mga thunderstorm. At titingnan po natin yung rainfall forecast ng Metro Weather. Ito yung sinasabi ko mga thunderstorm, yung mga kulay dilaw na yan, mga ulan yan mga kapuso. Dulot ng thunderstorm, umaga pa lamang,
may ulan na sa Mimaropa, lalo na sa Pepalawan, dito sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, maging dyan sa May Cagayan Valley. Pero sa Mindanao, halos walang ulan sa umaga. Pero pagdating ng hapon, mga kapuso, eto na, iba't ibang kulay na yung makikita nyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po yung epekto ng thunderstorm. May mga malalakas kumisa na pwedeng magdulot ng mga biglaang pagbaha o kaya ay landslide. Kaya dapat ha, I am ready po tayo. Sa mga taga Metro Manila, sa umaga maulap pero mas maaga ang dating ng ulan dito. Alas 10 pa lang meron ng ulan sa ilang bahagi ng Camanava. Pero pagdating ng hapon, yan, buong Metro Manila na ang posibleng makaranas sa mga thunderstorm. At mga kapuso, yung kulay pula, yan po yung posibleng malalakas na ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Kaya sa buong Metro Manila, huwag kalimutan pag lumabas ang bahay o uuwi, magdala kayo ng payong. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Karton-kartong kamatis ang itinapon na lang sa Lantapan, Bukidnon. Ay sa mga magsasaka, wala rin masyadong bumibili. Kaya nabulok ang mga kamatis. Ganon din ang sitwasyon sa westbound public market sa Cagayan de Oro City. Kung dati raw ay naibebenta ng 700 hanggang 1,400 pesos ang isang karton ng kamatis, ngayon swertihan kung mabenta ito ng 300 pesos. Isa sa mga nakikitang dahilan ng oversupply ay ang pagtigil ng order mula sa ibang lugar. Samantala, nilinaw naman po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala po silang ini-issue bagong coin series. Yan po ay matapos nga na lumabas sa social media ang mga larawan ng mga bariyang bahagi ng bagong lipunan coin series na ini-issue noon pang 1975. Na-demonetize na po ito noon pang 1998. Ibig sabihin po niyan, hindi na tinatanggap bilang pambayad sa mga bilihin at serbisyo. Tanging ang new generation currency coins na inilabas noong March 2018 ang pupwede. Paalala po ng BSP sa publiko, palaging i-verify ang impormasyong nakikita sa social media para maiwasan ang pagkalito. Blinks, are you ready? Pagkatapos ng halos 2 taon, magkakaroon ng comeback ang Korean girl group na Blackpink. Kinumpirma yan ng YG Entertainment na agency ng grupo base sa report ng Sumbi Korean Entertainment News. Sinabi rin na isang source na target gawin ng Blackpink ang pinakamalaking world tour sa kasaysayan ng K-pop girl group. Nag-trending ito sa Twitter at sa ngayon ay umabot na sa mahigit 1 million tweets. Malapit na raw matapos ang recording ng kanilang album at ngayong buwan nga ay mag-upisa na silang mag-shoot ng music video na i-re-release sa August. Can't wait! Arestado ang mag-amang drug suspect sa Makati City. Kinilala ang dalawa na sina Moda at Aslani Mimbalawag. Nasa gip din sa operasyon ang kasama nilang minor de edad. Nakumpiska sa mga suspect ang 1,000 gramo ng umani shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Walang pahayag ang mga suspect. Arestado ang isang lalaki dahil sa panggagahasa umano sa kanyang kapitbahay sa Maynila. Hinaina ng arrest warrant ng Pandakan Police ang 19-taong gulang na suspect sa kanyang bahay. Ayon sa mga pulis, ang biktima umano ay 14-taong gulang na kapitbahay ng suspect. Pero depensa ng suspect, karelasyon niya ang babae. Kinasuhan lang daw siya ng pamilya nito dahil galit sila sa kanya. Umakyat na sa 550 ang mga kaso ng dengue sa Palawan ngayong taon. Batay po ito sa tala ng vector-borne Mimaropa ay sa ulat ng RGMA Super Radio Palawan. Walo rito ang nasawi. Pumapangalawa ang Palawan sa may pinakamaraming kaso ng dengue sa Mimaropa. Sa kabuuan, pumalo na sa 1,924 ang mga kaso ng dengue sa rehiyon. Mas mataas ito ng mahigit 180% kumpara sa bilang sa parehong panahon noong nakaraang taon. Dagigpit sa pagbabantay kontra African Swine Fever o ASF ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries o DVMF sa Cebu City. Kasunod dyan na italang positibong kaso ng ASF sa kalapit na probinsya ng Camiguin. Sa ulat ng RGMA Super Radio Cebu, Todo Bantay ang meat inspector sa Pantalan. Walang pinapapasok na buhay na baboy at meat products na galing sa Camiguin at iba pang lugar na nakitaan ng ASF.
Sa Davao City naman, wala pa rin na itatalang bagong kaso ng ASF. Matapos makatay sa isang slaughterhouse, ang isang baboy na kalaunay nagpositibo sa sakit. Galing umuno ang baboy sa Banga, South Cotabato. Patuloy naman ang pagbabantay ng dalawang lungsod sa imported meat products na galing sa mga bansang may kaso ng African swine fever. Sa Quezon, patay ang isang binatilyo matapos masuntok ng kaniyang kaklaseng nalimpungatan. Sa Tarlac naman, huli ka mga aksidente ng bus kung saan 11 ang sugatan. Narito po ang unang balita. Sumalpok sa poste at pader ang isang bus sa Barangay San Rafael, Tarlac City matapos iwasan ng lumilikong jeep. Base sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang bus. Sugatan ang 10 pasahero at ang driver nito na agad dinala sa ospital. Nakalabas ng 10 habang nagpapagaling pa ang driver. Nagkaareglo naman ang dalawang panig. Sa Ginayangan, Quezon, dead on arrival sa ospital ang 17-anyos na lalaki matapos umanong suntukin sa leg ng kanyang kaklase. Ayon sa pulisya, nag-overnight sa isang beach resort ang magkaklase bilang selebrasyon ng kanilang senior high school graduation. Siyempre, nagkaroon po ng konting happenings, nagka-inuman, then kinaumagahan ay sila po ay pauwi na. Ngayon po, ito pong suspect natin ay ginising po ng biktima, ginigising ng biktima. Ang investigation po namin, naalimpungatan po itong bata, itong suspect. Hindi po niya sinasadya, nasuntok niya yung biktima. Tinamaan po sa kanyang lihig dito sa may Adam's apple natin. Nakapaglakad pa raw ang biktima, pero bigla itong nawalan ng malay. Ayon sa mga doktor, respiratory failure secondary to blunt trauma sa lalamunan ang posibleng kinamatay ng biktima. Iginit naman ang kanyang kaklase na hindi niya sinasadyang nangyari. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect. Mahigit 100,000 manok ang kinatay sa isang farm sa Santo Tomas, Pampanga matapos magpositibo sa bird flu ang ilan sa mga ito. Iniutos ang pagkalo pagpatay sa mga manok para hindi na kumalat ang nasabing virus. Ayon sa Bureau of Animal Industry, may mga binabantay ang kaso ng bird flu sa Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan. Isa sa mga tinitingnan sanhi ng pagkalat ng bird flu sa mga nasabing lugar ay ang kakulangan umano ng biosecurity ng mga farm. Yan ang unang balita. Nico Wahe, Buong Puso para sa Pilipino. Halos 1 bilyong individual sa mundo ang nakararanas ng mental disorder ayon sa World Health Organization. Dito sa Pilipinas, malaki raw ang epekto ng COVID pandemic sa mental health ng ating mga kababayan. Yan ang special report ni Corinne Katibaya. July 2020 nang mawala ng trabaho si Clev. Dagdag pa sa hirap ang isolation dulot ng COVID pandemic. Dahil patong-patong na raw ang problema, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam araw-araw. It was hard for me to process alone. Mm-hmm. So that's why I went up professional and then asked for help. You have your families, you have your friends, but it's different when you talk to a professional who can help you understand or better deal with what you're feeling. Kasi sometimes our feelings are so complex, di ba? Sa pamamagitan ng pagkonsulta sa isang therapist, namulat daw si Clev kung paano dalhin at harapin ang kanyang mga emosyon. Yun, I think yun yung pinaka-struggle lang that happened during the pandemic, yung kawalan ng social interaction. Pagkalipas ng 2 buwan ng pagkokonsulta sa therapist, napansin na ni Clev na unti-unti nang gumagaan ang kanyang pakiramdam at mas gumanda na ang pananaw niya sa kanyang sarili. Maliban sa therapy, ang self-care steps ni Clev, biking, journaling, at pagbabasa ng mga libro. The mood, more than the body, changes the body. It's really the mood. I'll go biking by 4 p.m. and then I'll see the sunset, tapos uwi na ako. Parang naging ganun yung routine. Masasabi raw ni Clev ngayon na mas gamay na niya kung paano i-manage ang mabibigat na emosyon pag dumarating ito. Base raw sa kanyang karanasan, hindi kailangan na nasa crisis o breaking point ang isang tao para humingi ng tulong. When you realize na, okay, you need help and then you ask someone, sometimes nagugulat tayo na a lot of people are just waiting for us to contact them or to approach them. We're not meant to deal with things alone. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, nasa halos 1 bilyong tao na sa buong mundo ang mayroong mental disorder. Nagkaroon pa raw ng 25% increase sa mga may depression at anxiety ngayong COVID pandemic. Base sa report,
Unprecedented stress o stress gawa ng pandemic at isolation ang dahilan sa pagtaas ng mga kaso. Ayon sa World Health Organization, kulang din ang pagtugon sa mental health issues. Binanggit din sa pag-aaral na may ilang bansa na isa lang ang psychiatrist sa kada 200,000 katao. Dito sa Pilipinas, ayon sa National Center for Mental Health, tumaas ang bilang ng mga natatanggap nilang tawag sa kanilang crisis hotline kung sa 2020, nasa 100 tawag na may kinalaman sa suicide ang natanggap nila, noong 2021, 867 of 3,006 na tawag ay suicide-related. Ayon kay mental health expert Dr. Dina Dadera, malaking epekto ang pandemya sa mental health condition sa bansa. Sa ngayon, may mahigit 600 psychiatrists lamang sa bansa. Sa kanyang pagtitrain ng mental health sa rural health units, malinaw na maraming lugar sa bansa na walang psychiatrist. The mental health system itself is not actually well-established. Mm-hmm. Alam mo yun, the system itself, kasi it has to be a system, hindi lang yung merong kang tao, then you're okay. Mm-hmm. It has to be a system, may referral system, may access to medications, may budget, may promotion. There is a lot of stigma surrounding mental health. Ayon kay Dr. Nadera, habang mayroon pa rin diskriminasyon, lalong magkakaroon ng human rights violations. Mental health is intertwined with all other non-communicable diseases. We have to invest a lot on health promotion in general, mm-hmm, and mental health promotion in particular. And we also need to prevent violence as a way of promoting mental health, mm-hmm, because exposure to violence is actually one of the parang established risk factors, mm-hmm, of mental health problems and even suicide. Kung may isa kang miyembro ng pamilya na may pinagdadaanan o di kaya isang kaibigan na mabigat ang emosyon, ang pinakamabuting gawin, makinig, maging sensitibo sa kanilang nararamdaman at iwasan ang pagiging mapanghusga. Hindi naman ibig sabihin na kapag pinag-usapan natin yung mental health, kabaliwan ka agad or sakit ka agad, right? So it's a state of wellness. We recognize it as a health issue and not as a parang special na parang napaka-fragile na condition. Okay. Parang anlala yung ganon. Of course, may problema siya. But we really need to change yung ating perspective by increasing literacy. Tips naman ni psychologist Dr. Lillian Gee kung may nararamdaman kang stress o anxiety ngayong pandemic. Okay, magbasa, huwag sobrang tutok ng paggising na ka, social media ka na hanggang gabi. Learn to make a list of your feelings and check on the list on what are the emotions you can control. Kung hindi ko kaya i-control, huwag na. If you cannot solve the problem in the next 12 hours, let it go. Set it free. Kapag may marami kang trabahong kailangan gawin at may problema ka, paano mo ito haharapin? Advice ni Dr. Gee. Hindi ko sinasabi huwag mo i-acknowledge yung negative at masakit ang feelings. So, you can hold it, own it, understand it. You can pause, but you do not stop. We keep on going. We have to continue to live and to grow and to use our time to find ways on how we can help ourselves. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Mga kapuso, nangangamba ang ilang taga-Bulacan dahil sa mga napapaulat na nawawalang mga minor de edad. At kahapon nga lang po natagpuan patay ang isa sa mga nawawala. Kaunin niya, makakusap natin ang Provincial Director ng Bulacan Police, si Colonel Charlie Cabradilla. Good morning po, Colonel. Yes, Sir Egan. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig nangin ng unang hirit. Sir. Opo. Ito muna pong biktima, no, kahapon na si Princess Dayor. Meron na po ba impormasyon sa dahilan po ng kanyang pagkamatay? Opo sir, opo. Ayon doon sa ating sa ating pag-iimbestiga, gaya ng nabanggit ko kahapon, this is most likely a case of robbery and homicide. Mm-hmm. So, doon sa follow-up ng ating mga investigador, ng ating intel operatives teams, this was discovered ay kaninang madaling araw, kagabi hanggang kaninang madaling araw, meron tayong na-discover o meron tayong na
na-found out na natin na meron tayo suspect, ano? Mm-hmm. And our investigators and our intel operatives conducted follow-up last night. Yun nga ang sinasabi natin. But as of this time, hindi pa ho natin nahuhuli yung suspect. But I could say at this point in time na meron na po tayong suspect and we already identified him. Siya ho ba'y kilala ng biktima, Colonel? Yes, sir. Apparently, taga doon din, malapit din doon sa lugar na pinangyarihan. Pero hindi naman po pinagsamantalahan ng biktima? Ito pa po ay malalaman natin sa resulta ng medico-legal and autopsy ng biktima, sir. Yun po ba ang lugar na dinaanan ni Princess ay prone po ba sa krimen? Hindi naman po. Ayon sa ating record ay ngayon pa lang po naman may nangyaring ganun, sir. Opo. Ngayon po, ito po, may mga nais po tayong linawin para mapawi yung pangamba. May mga kumakalat po sa social media at may mga ilang magulang dyan po sa Bulacan, no? Magkakaugnay ho ba yung pagkawala ng mga minor de edad? Hindi po, sir. Yan po ang ating nilinaw kahapon during our interviews with the members of the media, and also we had held a press con with the governor para ho malinawan yan. Yung pong mga reported na sinasabing missing ay hindi po siya konektado dito sa isang incidente na ito. This is an isolated incident of robbery and homicide. Opo. On which yung iba naman na reported na kinokonekta dito ay they are just a result of family problem. Yung okay. Iba. Yung iba naman ay may kondisyon. Yung isa doon ay may kondisyon, nagkaroon ng mental depression kaya't lumayo muna sa tahanan pero nakita later. Pero nakabalik na sila sa mga pamilya nila? Yes, sir. Yung lahat po ng tatlo na yun ay nakabalik na po, sir. Maraming salamat po at napawi natin yung pangamba. Alam niyo naman sa social media, maraming naniniwala dyan. Salamat po at good luck po sa follow-up ng operasyon dito po sa isa sa mga naging biktima kahapon. Siyan po ang Provincial... Sir, maraming salamat din po and ating pong nag-iusap po tayo sa mga netizens na huwag na pong mag-share. Yes. Doon sa mga sinasabing missing-missing na yan na hindi pa po nila kumpirmado, hindi nila na napabasa ng maigi na yan po palang mga bata na yan ay nakauwi na ng bahay. Maraming salamat po, Provincial Director ng Bulacan, Police Colonel Charlie Cabradilla. Ingat! Hinatula ng 4 hanggang 8 taong pagkakakulong si dating Major General Carlos Garcia matapos ang 12 taong plea bargaining agreement sa kasong pandarambong. Sa 8 pahin ng desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, hinatulang guilty sa mas mababang opensang direct bribery si Garcia. Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din ang dating opisyal ng mahigit 406 million pesos. 3 beses na mas mataas ito kaysa sa 135 million pesos na nakasaad sa plea bargaining agreement. Hinatulan din siyang guilty sa kasong facilitating money laundering na may sentensyang kulong na 4 hanggang 6 na taon at multang 1.5 million pesos. Nagugat ang kasong pandarambong dahil sa hindi tamang pagdeklara ni Garcia ng kanyang mga ari-arian at sa nadiscovering ill-gotten wealth ng kanyang pamilya habang nasa serbisyo. Sa isa raw ng pamahalaan ng Globe Telecom para matigil na ang text scams. Ayon sa Globe, nasa 138 million scam at spam texts na ang nablock nila mula Enero hanggang Hunyo. Muli silang nananawagan sa kanilang mga subscriber na huwag i-click ang mga link mula sa mga hindi kilalang sender at i-activate ang spam filter sa kanilang cellphone. Kasunod ito ng utos ng National Telecommunications Commission na muling mag-text blast ang mga telecoms para magbabala sa publiko kaugnay sa mga naglilipa ng text scam. Wala pang tugon ang Smart Communications at Dito Telecommunity na sinulatan din ng NTC tungkol sa text scams. Naitalaga na ang mga senador na mamumuno po sa mga komite sa Senado para sa 19th Congress. Sinabi naman ni Senador Mig Subiri na
Napipisil na maging susunod na Senate President na hindi raw nila prioridad sa ngayon ang charter change. May unang balita si Bob Gonzales. 101% sure nang siya ang magiging susunod na Senate President ayon mismo sa mga kasama ni Senador Mig Zubiri. Yan ay matapos makipagpulong si Zubiri sa grupo ni Senadora Cynthia Villar na tinawag na Mama Bear Block at isa pang pulong kasama ang iba pang senador. It's safe to say na we have solidified the supermajority of the Senate. I thank all the members of both groups. I've committed to them to be transparent, to be honest, and syempre yung kung anong mabibigay ko. Ang na-achieve namin doon, mostly yung mga natitirang loose ends, no, yung mga chairmanship pa na hindi naayos. So 100% sir, sure na si Zubiri sa natin ko? It's 101% sure na, sure na. Dalawang po ang magiging miyembro ng supermajority, Senate President pro tempore si Senadora Loren Legarda at Majority Leader si Senador Joel Villanueva. Mapupunta kay Senador Francis Tolentino ang Blue Ribbon Committee at Committee on Justice. Si Senador Chisa Escudero sa Higher Education at Commission on Appointments. Hanggang apat na komite ang hahawakan ni Senadora Amy Marcos kabilang ang Foreign Relations, Electoral Reforms, Social Justice at Cooperatives. Chairman ng Committee on Accounts si Senador Nancy Binay at magiging Vice Chairman nito si Senador Bato de la Rosa. Napag-usapan din daw na magkaroon ng dalawang Deputy Majority Leaders na hahalili kay Villanueva oras na wala siya. Isa na raw dyan si Senador JV Ejercito at naghahanap pa ng isa. Bagamat nililigawan na ng minority bloc ang magkapatid na Senador Pia at Alan Cayetano, kakausapin pa rin daw sila ni Zubiri sa pag-asang sumama sila sa majority bloc. Nauna nang hiniling ni Senador Alan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero sa isang pahayag, sabi ni Senador Alan, magandang choice daw si Senador Francis Tolentino para sa Blue Ribbon Committee. Tinitimbang pa raw niya kung sasali siya sa majority o minority bloc, basta't ang sigurado, hindi niya ibabase ang desisyon niya sa politika, kaya nga raw siya tumakbo bilang independent candidate. Ngayong hawak nila ang supermajority, tanong kay Zubiri, hindi ba posibleng maging sunod-sunuran ang Senado sa gusto ng Pangulo? Kaya, sabi ko nga, hindi tayo talaga magiging rubber stamp. We will go through with a fine-tooth comb all the measures. Samantala, ngayon pa lang, sinabi ng ilang senador na hindi nila prioridad ang charter change, lalo na ang pagpapalawig sa term limits ng Pangulo at pangalawang Pangulo gaya ng isinusulong sa Kamara. Huwag na muna natin pag-usapan yung charter change na kabago-bago pala ng administration. I think it's too controversial. With this, what's happening in our country in regards to inflation, in regards to increasing prices of oil, may food security issue tayo, we should focus on these issues at hand. No? Para naman kay Senador Robin Padilla, marami pa raw ibang dapat unahin kung aamyendahan ng konstitusyon kaysa term limits. Isa na rito ang economic provisions gaya ng foreign direct investments. Yan ang unang balita. Mav Gonzales, Buong Puso para sa Pilipino. Tugnay ng planong full face-to-face classes ng gobyerno pagsapit ng Nobyembre, inalam namin ang pulso ng ilang magulang kaugnay nito. Narito po ang Street Hit It live ni Bam Alegre. Good morning, Bam! Maris, magandang umaga. Matapos ang dalawang taong online classes, handa na ba ang Pilipinas para sa 100% na face-to-face? Gusto ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na ibalik na sa normal ang daloy ng edukasyon. Kahit di patuluyang nawawala ang banta ng COVID-19, target ng Administrasyong Marcos na maging full o 100% face-to-face classes sa Nobyembre. Goodbye modules at goodbye online classes na nga ba? Ayon sa Department of Education, 38,000 na mga paaralan ang handa sa face-to-face sa darating na school year ngayong Agosto. Pero batin ang pamahalaan na marami pang dapat sinsinin bago ito maisakatuparan. Bagay na sinasang-ayunan ng buko vendor na si Jorel Gabe. May anak na nasa elementarya si Jorel na lagi raw laman ng kalye kapag nasa trabaho siya. Pabor din ako doon para sa mga bata yan. Mahirap mag-module-module eh. Hindi sila natututo ng maayos. Puro lang laro. Lagi nasa kalsada. Laro. Maganda yung balik school na para mas maganda roon eh. Bakuna naman ang dapat daw na pangunahing konsiderasyon, sabi ni Roldan Escoro, para sa mga babalik sa mga silid-aralan. Pabor po. Para po sa mga bata po, pag tapos na po yung pangalawang vaccine po, pwede rin po. Pero pagka hindi po vaccinated po,
pwede po sa online po, sa bahay na lang din po. Okay din naman po sa bahay po kasi minsan maiwasan po yung seksikan po, lalo na sa bayan po, punta ng bayan. Pero karamihan po ngayon, mga bata po ngayon siguro, hindi ko po ina-expected na vaccinated po sila pero labas po lang ng labas. Sakaling matuloy, mamimiss naman daw ng cargo delivery driver na si Reynante Ebreo ang quality time sa mga anak sa bahay. Gayunman, okay na rin daw dahil para ito sa kalidad ng kanilang edukasyon. Mas maganda po sana kung face-to-face kasi napapansin ko po sa mga bata, lalo ngayon sa mga kids. Pagka sa bahay po kasi parang naglalaylo sila eh, na hindi nakatutok doon sa pag-aaral nila. Fully vaccinated po yung mga bata para safety din po ang lahat. Mas maganda rin po kung sa bahay kasi sama-sama eh. May bonding lagi yung pamilya. Kaya lang yung pag-aaral nga nila hindi masyadong natututukan. Maris, matagal na pahinga yung mga konsepto tulad ng flag ceremony, recess at uwian. Pero bago ito muling mangyari, kailangan ng paghahanda at ng konsultasyon para muling makabalik nga sa face-to-face ang ating mga estudyante. Live mula rito sa Pasig, Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. Sa Mountain Province, nanatiling buhay ang tradisyon ng musikang igurot. Dahil sa isang centenarian na ipinapasa ang kanyang kaalaman sa kanyang mga apo at apo sa tuhod. Darito ang unang balita. Ang pampalipas oras ng isang centenarian sa Mountain Province ay paraan din para mapangalagaan at maipasa sa susunod na henerasyon ang kultura at tradisyon ng mga katutubong igorot. Siya si Lola Irene Enyaka o mas kilala bilang Apo Bolo mula sa tribong Kankanae sa Tadyan. Sa edad na 102, wala pa rin kupas ang abilidad ni Apo Bolo sa pagtugtog ng traditional bamboo instruments. Yan ang abiyo na paboritong tugtugin ni Apo Bolo ayon sa kanyang apong si Rafaela Pilpilen. Ginagamit ito noon para itaboy ang mga ibong kumakain ng mga palay. Dati rin daw itong tinutugtog ng yumaong anak ni Apo Bolo. Yan naman ang kulisteng na tinutugtog ni Apo Bolo kapag hindi siya makatulog. Tuwing bumibisita ang kanyang mga apo at apo sa tuhod, tinuturuan sila ni Apo Bolo kung paano tugtugin ang tunggatong. Tradisyonal na tinutugtog ito bilang bahagi ng isang ritual. Minsan, sasabayan pa yan ni Apo Bolo ng pagkanta. Para kay Apo Bolo, ang kanyang matagal at makulay na buhay ay dahil sa malalim niyang pagmamahal at debosyon sa kulturang igorot. Yan ang unang balita. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas. May makabagong teknolohiya na tumutulong sa training ng mga doktor sa Cambridge University sa United Kingdom. Yan po ang hologram patients. Hindi na kailangan kumuha ng real-life actors na nagkukunwari ng may sakit. Gamit ang mixed reality training application na holo scenarios, real-time at makatotohanan ang naibibigay na diagnosis ng mga trainee doctors sa mga pasyente. Ang unang module ng hologram patient ay may kaugnayan sa mga sakit sa baga. Dinedevelop pa ang modules para sa cardiology at neurology. Hinatak ng MMDA ang ilang nakaparadang sasakyan na nagpapasikip sa mga kalsada sa Paco, Maynila. May unang balita live si Nico Wahe. Nico! Susan, not so good morning para sa mga residente rito sa Maysagat Street, Barangay 685 sa Paco, Maynila. Nabulaga kasi sila sa pagdating ng MMDA na nagsagawa ng clearing operation dito. Pagdating pa lang sa lugar ng mga enforcer ng MMDA, kitang-kita ang mga sasakyang tila sitting pretty na nakaparada sa mismong kalsada. Kaya agad inurasa ng MMDA ang mga sasakyan. Ang mga sasakyan na hindi dumating ang driver, diretso hatak na at dadalhin sa Tumana, Marikina. Two-way ang kalsada, pero hindi magamit ng husto. At dahil masikip na nga, pinaparkingan pa ng mga sasakyan. May mga naglagay pa nga ng sarili nila mga karatula ng no parking para sa mga hindi residente. Ayon sa MMDA, bawal ang pagparada dahil obstruction ito
at nakakaabala sa daloy ng trapiko. May mga nagreklamo raw sa hotline ng MMDA kaya sila nag-operate sa lugar. Hindi naman na pumalag ang mga may-ari ng sasakyan at sumunod na lang sa MMDA. Susan, ito at nakikita natin yung daan na kung saan nagsagawa ng clearing operation ng MMDA. Malinis na, wala na yung mga sasakyan sa kalsada at maayos ng nadaraanan itong mga motorista. Pero ang problema ay yung mga sasakyan na umalis kanina, nakikita natin kanina, paikot-ikot dito lang sa kalsadang ito, naghahanap ng parkingan. So inaasahan ng MMDA na babalik muli itong mga sasakyan dito at magpa-park ulit. At asahan din daw ng mga residente at magpapabalik-balik ang MMDA dito para mag-operate. Live mula rito sa Paco, Maynila, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Muling tumaas na mahigit 1,000 mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa datos ng Department of Health kahapon, 1,198 ang mga bagong kaso. Nasa 10,323 naman ang active cases. Ayon naman sa Octa Research Group, tumaas din ang COVID positivity rate sa Metro Manila sa 9.8%. Tumaas naman sa mahigit 10% ang positivity rate sa Antique, Batangas, Cavite, Iloilo, Laguna, Pampanga at Rizal. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.